Hey, 1, 2. Hey, son.
magsilud po ang lahat. Hey, one, two. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong pagpapakasakit na anak. Upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit na kailan at mauunawa ang di pa narinig ninuman. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang mapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap.
tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa Kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi uminik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalam, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing, nakasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay, ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo. Diyos na dakila, sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway, ay ipagtanggol mo at sa umuusig na sinumang tao. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng sa Poon ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos.
Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At tininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo at makinig sa mabuting balita. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Bati Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya. Sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret." "Ako si Jesus." Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga napaurong sila at nabuwal sa lupa, muli siyang natanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret." "Sinabi ko na sa inyong, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. "Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama." Binunot ni Simon ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natikpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malko. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyena ni Caiphas na pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamamatay alang-alang sa bayan.
si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi." Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay. At tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa mga templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanong ninyo, ang mga nakarinig sa akin, alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote?" Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ko sinampal?" Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong yan?" Sumagot si Pedro, "Hindi." Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tainga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampasko. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sumagot sila, "Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan." Sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" Tinanong siya ni Pilato, "Ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, inakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian." "Kung gayon, isa kang hari?" Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus,
Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan. Upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Tanong, ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Huwag siya, kundi si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong kay Jesus at sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At si Jesus ay pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, ihaharap ko sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas ni Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautosay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo. Taga saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus, kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangat na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataforma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Tanong ni Pilato, ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong saserdote, wala kaming hari, kundi ang Cesar! Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya, napasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama pa ng dalawa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus.
si Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, "Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko'y naisulat ko na." Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal, "Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi." Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan, "Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran." Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi ni Jesus sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Inuyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo. At alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan.
walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasda nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra na pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan. At dito'y may isang bagong libingang hindi pa na paglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo. At dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Bakit nga po ba sinasabing tumitigil ang mundo? Kailan nga ba natin masasabing tumitigil ang mundo ng isang tao? Kapag tuliro at may problemang malaki na parabang walang solusyon, na lamang may sakit, namatayan ng mahal sa buhay, o kapag sobrang napahiya, o kapag daw na in love, kapag kasama mo yung taong mahal mo, kapag naharap ka sa paggawa ng isang malaking desisyon sa iyong buhay. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang Good Friday. Siguro na itanong natin, bakit good? Eh namatay na nga si Jesus at grabe yung kanyang pinagdaanan. Di ba dapat gruesome or shameful Friday? We call it Good Friday, mga kapatid, kasi sa araw na ito, tumigil ang mundo ni Jesus para sa ating lahat. Na inalay niya ang buong buhay niya para sa atin sa ngalan ng pag-ibig. Kaya nga sa puntong ito, mga kapatid, dalawang point ang gusto kong pagnilayan natin at gusto kong ibahagi sa inyo ngayong hapong ito. Una, tumigil ang mundo ni Jesus when He chose us despite our series of not choosing Him. Noong sa mga panahon na tayo ay hindi natin pinipili si Jesus, pero sa mga pagkakataong iyon, kahit hindi natin pinili si Jesus, ay pinili pa rin niya tayo. Nakita natin ito, naobserbahan natin ito sa mga pagbasa. Si Judas, ipinagpalit si Jesus sa 30 pieces of silver. Ang mga apostoles, iniwan si Jesus nung dakpin siya. Si Pedro, ipinagpalit yung pagkakaibigan nila para lamang hindi masabing kasabwat ni Jesus. Si Pilato at ang mga tao, mas pinili si Barabas kaysa kay Jesus. At tayo, mga kapatid, sa tuwing nagkakasala tayo, mas pinipili natin ang ating sariling kagustuhan kaysa kay Jesus. Sa tuwing nagkakasala tayo, paulit-ulit nating ipinapako si Jesus. But despite all these things,
Mga kapatid, Jesus always makes decision. Pipiliin ko pa rin kayo. You are worth sacrificing for. You are worth dying for. You are worth my nails, my thorns. You are worth my pains and sufferings. Because I love you so much. Pangalawa, tumigil ang mundo ni Jesus when His death became life-giving. Mga kapatid, yung crucifixion po ay tinuturing na most brutal act of torture. It is a slow and yet painful death. Parang ang hirap isipin, di ba mga kapatid? Ang isang tao na napakabuti at napakabanal ay paparatangan mo ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Meron bang krimen ginawa ang ating Panginoong Hesukristo? Diga po, wala. Anong ginawa niya? Nagmahal lang siya. Sa mata ng mundo, mga kapatid, isang kabaliwan ang magmahal kahit hindi ka suklian. Isang kahibangan ang magbigay kahit hindi ka nila mabayaran. Isang kalokohan ang magsakripisyo kahit hindi ka ma-appreciate. Pero ganito ang nagmamahal, mga kapatid. At ganito po tayo minahal ng Diyos. Ganito tayo minahal ni Jesus. Kasi ang buhay ni Jesus, isang buhay ng pagtigil ng kanyang mundo para sa iba. Kung titingnan natin, nung ginawan siya ng masama, anong ipinalit ni Jesus? Di ba po, pagpapatawad? Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa isang kriminal, ang ipinagkulob niya ay kaligtasan. Ngayon, isasama kita sa aking paraiso. Sa kanyang mga alagad, hinabili niya yung kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tunay at tapat. Anong sabi niya? Yung kanyang ina. At sa kahuli-hilihan ng kanyang nagsalita siya ng pagsuko at ang sinambit niya, Ama, sa kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Mga kapatid, kahit literal na tumigil ang tibok ng puso ni Jesus, nakapagbigay siya ng buhay sa ating lahat. Nakapagbigay siya ng buhay para sa iba. Kaya naman mga kapatid, ang tunay na nagmamahal, laging tumitigil ang mundo para sa mga taong minamahal niya. Again and again, gumagawa siya ng choice. Magmamahal at magmamahal ako. Mahirap po kasi kapag hindi na tumigil ang mundo natin para sa iba. Kapag masyado na tayong abala sa mga personal agenda natin, kapag ang focus mo ay yung sarili mong comfort o yung sariling convenience, kapag masyado ka ng manhid sa pangangailangan ng iba. Kapag daw po ang isang magulang, hindi na tumigil ang mundo para sa kanyang anak, magsasawa siyang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Bakit? Kasi uunahin niya ang sarili niyang layaw at bisyo. Kapag daw po ang isang anak ay hindi na tumigil ang mundo para sa kanyang pamilya, hindi niya nasusuklian ang effort na ibinigay ng kanyang magagulang para lang siya makapagtapos. Para sa aming mga pari, kapag daw hindi na tumigil ang aming mundo para sa aming mga parishioners, hindi na namin o hindi na muna siya maaabala kapag may sick call sa madaling araw o sa mga panahon ng siyesta. Hindi na akma yung lifestyle sa bokasyong pinili niya. Mga kapatid, kailan ka huling tumigil o kailan huling tumigil ang mundo mo para kay Jesus? Kailan kaya huling tumigil ang tibok ng puso mo para sa sarili mo at para makapagbigay ka ng buhay sa iba?
sa ating pagninilay ngayon kay Jesus na nakapako sa krus. Sana mga kapatid, ito yung paalala sa atin. Huwag lang tayong matouch, huwag lang tayong makiiyak, bagkus tayo nawa ay mamove na magmahal din, katulad ni Veronica, katulad ni Juan, katulad ni Nicodemo, katulad ni Simeon. Nawa mga kapatid, ang buhay natin ay maging isang walang humpay na pagtigil ng ating mundo. Saan? Sa ngalan ng pag-ibig. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pangkahalatan. Para sa banal na simbahan. Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo'y makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Isa ni Jesu Kristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. At iusap ay bingin mo, kahilingan namin. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, pinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa Santo Papa. Idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan umiira lang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan. Idalangin din natin si Honesto na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Kaisa ni Jesu Kristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay tingin mo, kanilingan namin ito. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong spirito ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag. Idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Kaisa ni Jesu Kristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama na. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinaunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pag-unawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo na nanalig upang marapatin ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay ningin mo, kanilingan namin ito. Magsiluhod ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo'y tinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y magbuklod sa buong pananalig at sila'y makapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo. Idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay dinggin mo, kahilingan namin ito. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang panidapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Isa ni Jesucristo, kami sumasamo sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay dinggin mo, magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sayo'y humahanap ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos. Idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapating sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Kaisa ni Jesucristo, kami sumasamo sa'yo.
magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin. At pag natagpuan kay masihang walang mali, pagkalum mong kahit may mga di ka nais-nais na balakin, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nito ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggalingan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng Amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Kaisa ni Yesu Kristo, kami sumasamot sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. Pakiusap ay dinggin mo, pahiling at namin ito. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tungayin mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan. Sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapapananatili ng kalayaan, na ikaw ay sambahin, alinsunod sa iyong loobin, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Kaisa ni Yesu Kristo, kami sumasamot sa iyo, Diyos Ama ng mga tao. Magsiluhod ang lahat.
magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayin mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatatag mo ang mga mabigat na pinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan na mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manatili po tayong nakatayo, dumako po tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang pagpaparangal sa banal na krus. Masdan ninyo ang kahoy na krus, dito ay nakabayubay ang tagapagligtas ng mundo. Tayo, tayo'y sumamba. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Masdan ninyo ang kahoy na krus, dito nakabayubay ang tagapagligtas ng mundo. Halina kayo, tayo'y sumamba. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Masdan ninyo ang kahoy na krus, dito nakabayubay ang tagapagligtas ng mundo. Halina kayo, tayo'y sumamba. Magsiluhod po ang lahat.
Mga kapatid, tayo ay lumuhod at sama-sama nating sambahin ang Panginoong nakapako sa krus. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong bahagi ng ating pagdiriwang, ang banal na pakikinabang. Sa tagubili naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hiniling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama. Paggaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo labang ay gagaling na ako. Para sa maayos na pagtanggap ng komunyon, manatili lamang po sa inyong kinaupuan. Gagabayan po tayo ng ating mga greeters sa pagpila sa komunyon. Sa buhay ng nakakatawa.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat. Sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumanap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay na nagtitiwala, ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan, ang iyong pakikisamang maasahan na iyong bigay, ang pananampalatayang banal naway maging matibay, ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Gayun po'y ating itutuloy ang pagpaparangal sa krus na banal. Mangyari lamang po na pumila ng dalawa sa gitna. Salamat po.